Guys, may message ako para kay Rendon Labrador. Lodi, Rendon Labrador. Actually, hindi mo pwedeng isabay yung kasikatan mo sa kasikatan ng mga artista. Ang laki kasi ng pagkakaiba ng mga artista sa mga YouTuber or mga vloggers. Ako man din, vlogger din ako, pero hindi ako ganun kasikat. Hindi katulad mo, sikat na sikat kang vlogger. So, meron lang akong konting comment sa sa'yo. So, sinasabi mo kasi madami ng laos na artista. And then, may mga drop names ka pa or may mga binabanggit ka pang name ng mga artistang para sa'yo is laos na. Kaya mo lang naman nasasabi yan, masyadong malakas ang loob mong hamunin yung mga artista dahil nga sikat ka ng vlogger. Although, nagsimula ka lang naman sa bodybuilding, tapos nag-YouTube ka, hindi sumikat ka na, kilala ka as motivational or kilala kang motivator, ano ba tawag sa'yo, basta sikat kang vlogger. Huwag mo ikaw compare yung sarili mo sa mga artista, kasi yung mga artista, bago maging artista yan, may proper learning yan, meron silang iba yung profession nila, iba yung career nila. Unang-unang mga artista, meron silang proper learning, meron silang workshop bago sila maging artista. At sa totoo nga, meron pa bago sila nagsimula mga artista, nagsimula pa sila sa pagtitiyatro. So, kung iko-compare mo yung sarili mo as a vlogger dahil sa mga artista napakalayo, at di mo pwedeng sabihin may artistang laos, kasi may mga obra yung bawat artista na yan. Kahit pa sabihin natin din tumanda na sila, hindi mo sila pwedeng sabihin laos, kasi kahit matanda na sila, was na i-play or ipalabas sa TV or sa any social media yung obra na ginawa nila, nandiyan na yan, nakatatak na yan. At there is no such word as laos sa mga artista. For example, Dolphy, Fernando Poe Jr., Tito Vic and Joey, o kay si Michael V, or Coco Martin. Coco Martin, bago naging artista yan, dami workshop na pinanggalingan yan, may proper learning yan, may proper lesson yan, or proper na ginawa yan para maging artista. Nag-aaral talaga sila ng pag-artista. So, sobrang layo ng vlogger sa mga artista. Fernando Poe Jr., isang example, namatay siya, pero hindi mo siya pwedeng sabihin laos siya. Sabi ko nga, well, there is no such word as laos. Pero ipalabas mo yung pelikula ng ni Fernando Poe Jr., lahat pananoorin yan. So, hindi siya laos. Tito Vic and Joey, try mong panoorin yung mga palabas ng mga pelikula nila. Nawawala lang sila sa, hindi lang napapanood sa TV or sa social media yung mga pelikula nila. Pero was na inirol ulit dyan, pinalabas ulit dyan. Nandiyan na yan, nakatatak na yan. So, walang laos sa artista. Christopher De Leon, sasabi mo bang laos siya? Dahil di na siya nakagaw gumagawa ng pelikula. Yung obra ng mga yan, grabe.
nandiyan na yun, nakatatak na yan. Kaya walang Laos. There is no such word as Laos sa kanila. Sa vlogger naman, nagkaroon ka ng, meron ka cellphone, and then, nag-upload ka, na, nagustuhan ng tayo yung mga ina-upload mo, sumikat ka, naging vlogger ka, and then tinawag ka ni YouTube na influencer. Actually, hindi nga dapat influencer ang tawag. Mali nga tawagin influencer yung mga YouTuber, yung mga vlogger, kasi lumalaki ulo ng mga yan. Maraming vlogger na influencer ang tawag sa kanila. Kasi unang-una pag sinabi influencer, parang ang laki ng influensya na ginagawa. Ang laki ang magiging impact niya sa mga kabataan. Sumayo ko lang ng pasayo sa iyo, lamok. Tapos, mag-endorse ka ng mga larong mga games, na online games na kailangan mong may involve na money. So, influencer ka nga masasabi. So, yun, ini-influence mo, ini-influensyan mo yung mga viewers, yung social media na maglaro ng mga ganyang klaseng online games. Although, kaya naman para sa akin kasi hindi magandang example yan. Kaya maling tawagin na influencer. Pwede pa siguro vlogger. Or influencer. Kasi pag sinabing influencer, kailangan may moral character or may sense yung mga binablog mo. May sense yung ina-advertise mo sa social media. So, yun lang. Kumbaga, bonus na lang yung pagiging sikat ng isang vlogger. Vlogger, pag napanood ng marami kang views, kikita ka. Pero hindi ka nagbayad ng tax. Binayaran mo yung tax ng ibang bansa. Pero sa Pilipinas, wala kang binayaran ng tax. Isa pa yun sa pinag-iba ng artista at saka ng vlogger. Kayo, pag kumita ang vlogger, wala, bawas ang tax nun. Tax ng foreign tax yun. Pero wala kayong binayaran ng tax sa Pilipinas. Ang artista, pag nag-kumita yan, yung tax na binabayaran nila, government tax yun. Philippine tax yun. Isa pa yun. So, ang laki na pakinabang ng gobyerno sa mga artista. Sa mga vlogger, hindi ko naman sinasabing wala pakinabang. Isa sa malaking pakinabang na nagagawa nila is nag-entertain sila ng mga tao. Pero when it comes to taxes, wala ang ibinabayad na tax sa kinikita ang mga vlogger. Yun yung opinion ko. So, may other opinions kayo, pwede nyo naman lang balikan. Hindi na pag-aralan natin kung mali yung sinabi ko. Opinion ko lang naman yun. So, yun. Ang layo ng vlogger sa mga artista. Kaya, medyo magpapasintabi tayo sa mga artista. Mga professional yan, mga yan. Hindi yan basta artista lang. Mag-aral yan na pagiging artista. At yung mga opera nila, hindi yan basta ginawa lang ng video. May director yan, may production yan. Hindi yan basta lang sinalpak sa isang sinihan o sa social media. Vlogger, mayroon kang cellphone, marami kang views, daming nanood, kumita ka, sumildo ka. So, ang pinaka-bonus na lang sa'yo, pinaka-bonus na lang yung sumikat ka. And then, wala ka sigurong, walang rise yung mga vlogger para i-compare yung sarili nila sa mga artista. So, sana, kung may iba kayong idea, pwede niya akong balikan. Kung meron kayong ibang may comments kayo, sinabi ko, pwede akong balikan ng mga vlogger dyan. Respeto na lang sa mga artista. Nagbo-vlog din po ako, pero hindi nga lang ako ganun kasikat tulad nyo. So, thank you guys. Salamat sa panonood.